Okay. Ano tayo? Kailangan na muna ako. Maganda. Ito yung continuation uli ng troubleshooting nito. Kasi pag pinaliwanag pa natin eh. Kasi yung sa mga libro, kahit mag-search ka sa mga ano, kasi nga ano to eh, technical kasi to eh, technical tong itong ganitong klaseng ano, semiconductor kasi to eh. Semiconductor kasi to, kaya technical yung ano, yung mga paliwanag talaga dito. No? Siguro sa ano, kung gusto niyo malaman yung buong istorya doon sa mga website ng mga electronic engineering, no? Ito kasi pang household to eh. So meron mang konting technical, pero mostly parang ano to, yung actual talaga. So balik tayo din sa ano, sa testing. So 43 balik tayo. So tinesting natin, no, kanina ano, yung DIAC naka-open, hindi siya umilaw. So ibalik natin yung DIAC, no? Ihihinang ko. No. Teka sandali, baka mapasok ito. Yan. So sabi na isaksak ko. Puter, baka iba na isaksak ko. So rambuda na to. Tinig ko na yan. So, yan. So, kung kinonsider natin na ano, na open yung DIAC, itong asol na to, kinonsider natin na open to. Open talaga yan kasi tinanggal ko isang paa eh. Yan, tinanggal ko isang paa niya kaya open talaga yan. Ibabalik natin ulit. So, pag ibabalik natin ulit, testingin na naman natin. No. So labo daw, matakot talaga sa malapit. Wala naman ako. So binalik ko na yung paa, yung isang paa ng DIAC. Siguro, ayoko makikita niyo. Ayan, ayun, binalik ko na ulit yung isang paa. Ayan. Ayan, yung pinagtanggalan ng hinang. Diba? O ayan, pinagtanggalan ng hinang. So binalik ko na ulit. Ihinangin ko lang ha. So ihinangin ko. Itetest uli natin. Pag naghihina, huwag yung ibababad ng gusto kasi baka masira eh. Dampi-dampi lang. Yan. So hugutin natin yung panghina. Hindi, tingnan muna natin kung nahinang na talaga.
Nabumot ako sa malapit eh. Okay. So bali ang gagawin natin ay ite-testing ulito natin. So ibig sabihin ibinalik na naman natin yung DIAC. So ibig sabihin may DIAC na naman siya, no? Kung halimbawang yung controller nyo eh nasunog yung DIAC, makikita mo naman yung kung sunog kasi kulay brown na, o kaya brown na siya eh. No? At ayaw nang umandar ng vacuum cleaner nyo, palitan nyo na nun nung DIAC. Ito kasi ang tatak, ang nakalagay dito DB3. Ewan ko doon sa ibang vacuum kung katulad niya ng vacuum cleaner nyo na ganyan din ang brand at saka model niya, design niya, DB3 rin ang bibilin nyo. No? So, huwag na natin ipaliwanag yung mga malalim na termino ng mga yan. Kasi, malilito lang ng malilito. Malilito lang. Lalo na kung household lang. O kaya lang. So, ayan. So, nakakabit na naman yung load. Kompleto na naman. Di, ito. Yan. So, ibinalik ko yung DIAC na kinonsider nating sira, tinanggal natin isang paa para mag-open siya. Ito yung DIAC na yun. Makikita mo. Baka hindi mo makita yung load ko. Ito, nandito yung load sa karton na to. Ayan yung ilaw eh. Ayong ilaw. So, ito yung DIAC na sinasabi ko. Makikita ba? Yung kamay ko. Ito. No. So, binalik na natin to. Binalik na. So, testingin natin. Naka-minimum eh. Lagyan natin sa maximum. O yan. Yung iwawanag na naman. No? So, ibig sabihin kung naglulo ko yung, kung ayaw umandar ng vacuum cleaner mo, no? Dahil hindi nga makatawid yung kuryente rito, yung line to, hindi makatawid dito sa MP1, no? Yung DIAC mo, naka-open nga, diba? No. So, hindi umaandar yung vacuum cleaner, no, gano'n. Tapos, sunog yung DIAC mo, open. No.
kung pinalitan mo na siya, dapat ganit, dapat umandar na yung motor mo. Pag nilagay mo sa minimum, aandar siya mabagal. Pag nilagay mo siya sa maximum, andar siyang matulin. Pag binalik mo siya sa minimum, andar siyang mabagal. Pag binalik mo siya sa maximum, andar siyang matulin. So, may testing na tayo kanina dito eh, di ba? May testing ng una rito eh, na bumababa yung voltahe, no, nare-regulate yung voltahe, nare-regulate yung current na dito dumadaan sa TDJLP, no. Ito kasi yung pinaka-controller ng current eh, tsaka ng voltahe. Nare-regulate siya rito kapag nati-trigger siya. No. At ang nag-trigger sa kanya, itong DIAC. Yung DIAC ang nag-trigger sa kanya. Kaya nung tanggalin natin yung DIAC, hindi siya na-trigger. So, open siya. Hindi siya gumana. So, yan. High, low. Maximum, minimum. So, yan. Tutulin muna natin, ha?